kayo kuya, nasa mga likid po. Tingnan niyo po. Hindi naman na-aksidente yung kamay niyo kuya. No? Pag pinantay niyo po yan, dapat itong guhit na ito ate pantayan. Wala pong taong nilalang ang Diyos na ano. Pero saan wala pa po kayo grupo na ate? Marami. Okay. Dati na nang kupot na puso ko ay. Amoy. Opo. Kasi ang sa inyo pong karamdaman mula dito sa Piad niyan papunta rito. Nandiyan po ang ganda dito. Tapos akyat sa ulo. Si Ma'am Cora. Ang nasa inyo po ay yung tinatawag na suriplami sa Macalisa. Hi everyone! Have a blessed day! Dito po kami ngayon sa Lubluban ni Kuya Ronnie. At tulad po ng dati, may sasamahan po tayo rito yung mag-asawang kasama po natin sa paglingap sa mahihirap, katuwang po natin sa pagbigay ng tulong sa mga kapuspalad po nating kababayan from Melbourne, Australia, no? Sinadya pa tayo rito sa Camarines Norte upang tayo po ay bisitahin, then magpagamot ng kanyang kunti lang naman na nararamdaman at kirot-kirot sa balikat itong si Ma'am Cora. At syempre kasama niya ang kanyang asawa, si Sir Ernesto, no? From Melbourne, Australia. Bago sila bumalik sa Australia, eh gusto nilang pinakahuling kanilang pupuntahan, isa ito si Kuya Ronnie dito sa kanyang Lubluban, no? Kaya ngayong umaga eh dito ho kami sa Lubluban ni Kuya Ronnie para makapaglublub naman itong pag-asawang sponsor po natin from Melbourne, Australia ngayong umaga. Kaya samahan niyo po kami, sama natin si Dambo, si JM, no? And nauna ako dito kasi may tinaanan pa ako, hinihintay ko sila ilang minuto na lang siguro mag-uumpisa na to dito sa Lubluban ni Kuya Ronnie. Shout out all Filipino migrant workers abroad na katuwang natin sa paglingap sa mahihirap, no? Please subscribe naman po yung aming bagong YouTube channel, yung KSP TV, katuwang sa paglingap, at yung isa po nating YouTube channel, yung ating Manoy Efren at Bicolanong Vloggers, no? Pero pray pa rin po kami na sa tulong ni Lord doon sa taas ay ma-recover pa rin po natin yung ating dating YouTube channel kay SP sa radio. At nami-miss ko na po yung 47,000, more than 47,000 subscribers na kasama po natin doon sa ating YouTube channel sa KSP sa radio. But for the meantime, dito nyo muna kami samahan sa KSP TV, katuwang si Paglingap, at Manoy Efren at Bicolanong Vloggers. Ayan. Thank you, sir. Ma'am, God bless. Have a blessed day. Tara, samahan niyo po kami. Dito tayo sa Lubluban na ni Kuya Ronnie. Ito na si na Ma'am Cora, Sir Ernesto. Ayan na, marating na sila. Tama-tama, nag-uumpisa na yung Lubluban dito ni Kuya Ronnie. Ayan, dito na sila. Ayan na sila, lalakad. Napaka-espesyal niya ni Dambu. Yung bisita namin from Australia, siya pa yung driver niya. O yan, si Ma'am Cora. Hello, Ma'am Cora. Hello. Ma'am Cora from Melbourne, Australia. Yeah. Yes po, we're actually from Melbourne. Si Sir Ernesto. Ayan, Sir. Good morning. Morning. Ayan. Shout out sa mga tigarian sa Melbourne, Australia. No? Ano ba tamang pronunciation? Australia, Australia? Australia. Ha? Australia. Australia. Ayun. Ayun. Support kay Kabarangay. Ayun. Thank you. Shout thank you. Thank you. Ayun. Thank you. Thank you. Team ng Kabarangay KSP. Siyempre dun sa pamilya nila na nasa Melbourne, Australia. Yes po. I would like to shout out my sisters, Kathleen and Kat from Australia. Hi, I'm your long lost brother. Ayan, talaga. Feeling gero. Ay, tara. Tatayo doon sa lugar ni
Kuya Ronnie, doon sa Lubluba ni Kuya Ronnie. Dito na po yung aming dalawang mag-asawa from Melbourne, Australia. Pumunta pa rito para po bisitahin itong Lubluba ni Kuya Ronnie. Ito, makapag-avail na rin nung kanyang kunting nararamdaman, sakit-sakit daw sa balikat niya ni Ma'am Cora. Ayan. Ayun. Nawawala akong anak ng matagal na tanong. Nawawala kalat si Dombo. Parang kasama na ito. Ito na po yung ano nila, kuya. Yung drum. Ako. Yung ano nila. Yung mga bago po. Yun. Dito na po yun. Ilan yan, kuya? Dalawa? Dalawa po. Saka si Dambu. Isa? Isa? Kaya lang baka maubos ang tubig kay Dambu. Wala po ako tubig. Ha? Magtaubad ka na lang. Okay na yan, okay na yan. Kaso malabas yung pampers mo. Meron ako na yung extra. Talaga. Meron po akong peanut and almond bar. Talaga. Talagang spoiled ka sa mami at daddy mo, ha? Ganun po dala kamahal. Wag kong mangyayayat, Ma'am Cora. No? Yung mga kapatid ko po baka magselos. Sino bang kapatid mo? Si Ate Kat po and si Ate Kathleen. Talaga. Biglang nagkaroon ng kapatid sila dito. Diyan ako bilis sa'yo. Talaga. Talaga. Trademark mo yun. Oo nga. Pambihira. Ito yung mga gamot na niluluto dyan. Tatlong oras mahigit na nilalaga yung mga gamot dyan. Mga dahon, ugat, mga kahoy galing sa gubat. Kaya nagkikwento si Kuya Ronnie. Kasi pag gabi, kusasang mayroon siyang naka-light. Akala mo ilaw lang. Yung wala tayo na may CCTV camera sa ano. Ibig sabihin po, yung CCTV niyo po, sira. Hindi po na-recognize ang umaga at araw. Hindi ba rin dumistinguish? Mag-iingat kayo kay Damo. Sa Australia ho, Ating Cora, walang ganito. Sa Australia, wala. Wala doon. Hindi sila, puro kami, occupational therapy, physiotherapy. Ah, okay. Nagsawa na ako. Sampung araw physiotherapy ho kami, Hindi ako gumaling. Tapos nag-ano ako na... Sampung araw therapy, wala pa. Sampung araw, hindi. Nagpa ako, puncture pa ako, medyo nawala. Tapos, bumalik na naman ulit. So, hindi na kayo umulit? Hindi na. Sabi ko magpatry ako doon. Di ba medical practice ng Australia, talagang high-tech na rin sila, di ba? High-tech na rin sila, pero hindi na na-detect yun. Alam nila na meron akong osteochondritis, exercise, tamad ako mag-exercise. Kasi pag nag-i-stretch ako, exercise na ganun. Hindi ako makahinga. Siguro yung muscle niya masyadong nababayad. Kumbaga sa sasakyan nawala ng langis. Kaya mas susubukan ko kay Karoni. Sana nga po. Gumaling. Sana nga po. Itiwala natin sa taas. Ma'am Kat, Ma'am Cora, no? Ate Cora. Ito rin yung... Wala kayo problema ko rin yung likod mo. Ninyo kasi... Ay, yung likod mo. Nagbubuhat ako ng kopra dyan dati sa Malani. Kopra tsaka palay. Di ba dito, mga bata pa lang. Meron siyang scoliosis. Tama. Scoliosis. Yan yung mga bata pa. Rugado sa pag-rugado. Pagdala ng ano. May scoliosis din po siya. May condition. Pareho kayo ng anak mo. We're the same. Ito po ay meron si Dambo na obese. Hindi na scoliosis din yan. Nasasaktan. Talaga ba? Binabasas mo kasarapan ng parents ko. Bale. Talaga. So magiging citizen ka rin ng Milbo ng Australia. Salem po talaga apelyido ko eh. Ha? Salem din. Talaga. Sinasa ulit mo na sa tatay mo yung apelyido, hinero mong apelyido, ha. Pero yung ayoko pa mag-grumble baka mapalaban. Takoil ka. Ang bihira. Alam mo yung apelyidong yan. Iniingatan niya ng anak kasi ipinahiram lang yan ng tatay sa iyo. Kailan ko po kaya sa solid?
Di ba, Kuya Ronnie? Ang apelyido natin, iniingatan natin yan kasi pinahiram lang yun ng tatay natin sa atin, di ba? Ito, ulit na daw ni Damboy. Di po yata kayang entertain today. Nagtapapot kayo ng isang araw po eh. Ito po yan. Ulit po kayo, no? Sagradong sagradong. Katolik po. Maintenance kuya, meron? Wala po. Hindi kaya nag-maintenance. Pero alam nyo na minsan tumataas ang presyon niya. Kasi nakapupulso. In denial siya eh. Kasi ako meron eh. High blood kayo kuya, nasa mga litig po. Ay, meron, meron talaga vertigo. O di, bawal siya sa init. Kaya hindi kami pwede sa barko kasi nagsusuka. Bawal sa init din. Bagay, malamig naman sa Australia. No? Bira naman siyang mahigit. Bihirang mainitan. Ano naman yan? Kuya. Kuya, tingnan niyo po. Hindi naman na-accidente yung kamay niyo, kuya. No? Pag pinantay niyo po yan, dapat itong guhit na ito ate pantayan. Wala pong taong nilalang ang Diyos na ano yun. Makita niyo, ito, tingnan niyo po kung gaano kalayo. Hindi pantay. Oo, bakit? Pag mga ganyan po, yan ang hindi nalalaman ninyo na mayroong danyo ng kapwa-tao. Gawa ng tao. Tingnan mo po nanay, ha? Pantayin ko po ang guhit sa palad ko. Oo, pa. Tingnan mo doon sa dulo. Pantay? Oo nga, pantay na. Ano pa naman, ano po sabihin niya? Pag mga ganyan po, may danyo kayo ng kapwa dating tao. Yung pamperwisyo na tinatawag na palaygay. Hindi kayo, kahit na anong ano nyo, habang nagtatagal, lagi kayong may karamdaman sa katawan ng taglay. Hindi mawala. Dahan-dahan, kuya. Kuya Ronnie, dahan-dahan. Yan po. Oo. Yan ang dapat pumantay. Papantayin po. Palipad hangin, dito po kayo sa palipad hangin. Inalipadan. Ang kinukuha po niyang pangalan, picture niya, tapos picture niya. Hindi mo kulap niya. Iyan po ay minsan, okay. Wala kang nararamdaman, bigla na lang meron. Ganyan ka, bigla na lang meron. Ganito yung pakaramdaman. Gano'n lang po, hindi sa lagi naka-steady na meron kayo. Saan madaling sabi po, okay lang po ba yung dad ko? Wala lang po something serious. Okay, kaya lang may mga pero ibig sabihin yung sakit ni Kuya Ernesto, vertigo. Sapo. Tapos yung nandito dahan yung sakit sa labi mo yung dinadahan-dahan siya. Mm-mm. Yung palipad hangin na tinatawag. Ayan po ay picture pangalan lang ng tao. Yung sakit niya pinadadahan-dahan siya ganun. Dahan-dahan lang po 'yun. Ano yung laygay? Di ba yung laygay? Palaygay ang tawag. Palaygay. Ang ibig sabihin, dalawang po yan. Ang gumagawa niyan, pwedeng kakilala nyo o dati nyo naging kasama. Sigurado ng hindi si Ma'am Cora. Yung iba nga niyan natin, isang kamag-anak pa halos. Eh. May mga dahilan. Hindi natin alam. Baka nainggit sa gandang lalaki ni Kuya Ernesto. Ito naman si Ate Cora. Pero sa lula pag buka yung grupo na ate? Maraming. Okay. Tinanong ko po't na puso ko ay. Ah, may... Opo. Kasi ang sa inyo pong karamdaman mula dito sa piad niya papunta rito. Nandiyan po ang ganito. Tapos akyat sa ulo. Dito. Oh, tama. Tingnan ko ya, kung gaano ka pantayan. Pantay. Wala. Wala si Ma'am Cora. Ang nasa inyo po ay yung tinatawag na surip lamig sa matulis. Lamig. Lamig. Kasi po, isip ako. Kasi
So, base trip yung sabi ni talagang dito yung nar... Ano ni? Ano naman yan? Wala pag maglalayasan yung custom, pag maglalayasan yung pasyente rito, bira ka daw. Di ba kung kamali, puwet po kayo? Puwet talaga. Puwet talaga. Kitang-kita sa kita sa palad o kita sa mata? Naramdaman ko. Ay, tama, narinig ko kaya ate. Sabi natin yung pagkain ni Lambo. Nahulog. Kuya Ronnie, sabi ni Kuya Ernesto sa kanin ko, ate Cora, medyo malapit-lapit yung pulso nyo sa mga nararamdaman nila. Kasi kung yung ano, yung kasi eto, mayroon yung inihip baga ate na yun po yung isang tatlong salita ng karunungan ng Diyos na lihim. Tatlong daliri lang po yun. Tapos malalaman nyo kung ano ang karamdaman sa katawan ng isang tao. Hindi nyo siya kailangan tanungin. Mapupulso nyo po doon. Katulad po nung kanina, napulsohan nyo na si Ate Cora pala ilang beses na na-opera. Kasi po, makikita po yan doon. Okay. Naligo ako mag-gym. Tapos pag-uwi ko, pawis, naliligo ako agad. Okay. Siguro yun ang... Sorry, lamig ang pinagmulan po ng sa inyo. Kaya makikita nyo naman po, wala naman kayong danyo ng kapwa. Pero si Kuya, maraming taon nang nandyan sa kanya kasi ang layo na po yung pagitan ng buhit eh. Nagalaw ko minsan isang beses sa Bato Balami. Nagalaw ko minsan. So, ang ginawa sa akin ng kita, ginudwitan yun ko, dati kong buhit nito. Kampit, ginanan ng kampit ko yung buhit nito. Dali ko para na lumabas yung nagalaw sa akin. Kasi di ba po rin pagdating ng April o pagkatapos ng mahal na araw, maraming pandasal sa ano, sa bundok. Napunta ako doon. Ngayon, may pinunta na po isang malaking bato. Meron daw nakatira doon, sabi ng Abian. Pinalo-balo ko yun. Abian ay tahang ibig sabihin ng Kuya Erling. Sa likod niya. Pero, sabi sa akin nung kabihog, sige palala, paalisin natin yan. So, yun, pero wala kang maramdaman. Kumuha siya ng kampit. Sinugatan niya yung likod ko. Para lumabas yung dugo. Kasi sinugatan po. Pero ano po, yung mga bagay na yun, pwede naman siguro kasi sa pamamaraan nila. Pero kung mababasa niyo po sa lihim na karunungan ng Diyos, kahit nasa Biblia, nakalagay po yan, nasa pamamagitan ng kanyang pangalan, doon kayo makakapagpapalim ng isang karamdaman ng tao. Kaya hindi po ako naniniwala doon, lalo na yung manggagamot na ate na sumasapi yung sinasanidan. Hindi pa ako naniniwala doon. Yung manginginig muna, tapos pagsapi, na nandun na daw sa kanya yung Panginoon. Hindi po. Kasi yung mga ganun po, ang tawag nun ay anito. Kung mababasa nyo po sa lihim na karunungan, ang gawaing anito kahit kailanman ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Kasi hindi nyo kailangan, ano, depende lang po ang talagang makakapagpagaling kayo kung alam niyo ang lihim na karunungan ng Diyos. At alam ninyo ang lihim na pangalan ng Diyos. Tayo kasi, alam natin kung si Kristo, ang Diyos Ama. Ang tanong po dun, sino? Ano po kapilido? Kasi, meron tayong tatlong persona, Dambo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero iyan ay kinag-uumay sa isa. Nakwento niyo po yan sa akin natin, nakalimutan ko lang. Tapos, ang Panginoong Diyos natin, meron siyang pitong pangalan na nakapaloob sa numerong 77. Ang Diablo merong anim na pangalan na nakapaloob sa numerong 666. Ang Birhing Maria mayroong limang pangalan na nakapaloob sa singko bukalis inkanto ni Diyos. Kaya ang pagsasaliksik po ng kalihim na karanungan ng Diyos ay hindi basta. Pag seryoso, Lambo sa'yo yan. Ayos na niya po. Magugutom daw si Dambu. Kaya dinala ni Ate Cora at si Mom Erning ng pagkain si Dambu. Napaka-special ni Dambu sa kanyang bagong parents. Di ko lang alam yung schedule ko ng teaching ko sa lihim na kasi yung sabi nga na lihim na karunungan, nakakaiba po. Yung ibang mga manggagamot, inililihim nila ang gusto sa kanila yan. Sa akin po, inilalabas ko po yung kasi hindi lang ako ang
dapat maligtas, dapat lahat. Kasi lahat yan nilalang ng Diyos. So kuya Ronnie, anong gagawin natin kina Ate Cora at kina Kuya Erning? Ma-esteem po sila. Tapos siguro pag naka 2 times na sila sa esteem, madaan na po kayo sa akin sa hindot therapy. Ay, kaso po, ano, hindi po sila. Uuwi na rin sila sa Australia eh. Martes. Itong Martes. Pero na palis po na rin sila. Opo, ano? Palis po sila by Webes po. Biyahe po sila papunta saan. Ang Webes po. Dapat may hihit sila ng biyari sa akin. Pero okay lang po yung ano. Ano po, Karoni? Mangangako po kami sa iyo. Pagbalik namin, dahil babalikan namin sila sa Yung anak ko. Andiyan yung mga ang pwede nilang gawin diyan sa tinatawag nilang palipadangin, yung patulog ka lang paggising mo, bakit di ko maigalaw yung ano, kaya yung mga dinadala po sa akin dito eh, hindi na sila makalakad, hindi na sila makatayo, binigla na sila kasi ang tagal na nandun sa kanila, nagbilang ng taon. Ngayon pumapasok ng pumapasok po yung kasi may mga pagkain na pag meron kang dano ng kapwa-tao ganyan, may pagkain ng mga bawal. Sa inyo po ang mga bawal, ano mang pagkain na yung sipo. Kasag, hipon, alimango, alimango. Nanghina si Kuya Erning. Pinaba eh. Pinatay nyo lang. Kaya nakakapasok siya ate. Ah, okay. So yung malalamsa yun. Mga bawal na yan. Ngayon lang na hindi pa kayo magaling, pero pag wala na po yan, pwede na ulit. Yun. Tulungan niyo po. Yung kaman din ang kaminaan natin. Yung mga seafood, malusip. Hindi ko paman din sa yung ano, yung lahat ng mga shell. Yung lahat kinakain namin yan. Okay na po yung mga shell yun, wag lang yung apat na yun. Kasi yun ang nagiging sanhi para lumalaan. Ano po yung apat, Kuya Ronnie? Ano po ulit yung apat? Ano po ulit yun? Yung kasag, yung crab, hipon, alimango, tapos alamang. Oh, bibili pa tayo. Bibili ka pati ng alamang, dadalhin mo sa Australia. Bibili ako ng balaw. Yan ang wala doon, yung pang nawala. Pwede naman po, sa lubong yun. Pero wag ka lang kakain. Galing yun, mababaw yun. Pinagmamalaki naman ni Carol. Doon sa amin, maraming balaw. Tapos yung pang mawawala. Ay, nako. Pwede, iririgalo mo dala sa mga kapitbahay nyo doon. Titingin na lang ako. Hindi, sabi ko, dadal niya. Dito na lang sa kapatid ko. Pinagmamalaki. Yung baga po nga ilalagay sa asin. Asin. Kagmasi matapos ilalagay na sa dapo. Mas lalagyan ng kalamansina. May sili. Ang tawag sa atin sa kamarinis yun, yung parang dinailan. Merong pwede itong nagtitinda nun eh. Mga galing din. So, kalimutan mo na yun, Kuya Erning. Ang sarap kaya kumain. No, meron noon. Pinatay niya na ako niya. Kasi ang hilig ko pa ng pako, ilalagay ko lang si Baba yung pako. Insalaga. Ayos na. Kuya Erning, kay Ate Cora. Anong mga bawal? May isa pa kung ano kay Kuya. Isa pa po ito. Ang okay lang yun. Nadagdagan pa at Kuya. Huwag masyadong sobra sa soft drink, sausawang patis tuyo, cup noodles. Talaman niyo. Ay, Kuya. Di po kasama yung mango shake. Ba't tinuturo mo? Mango shake. Di po kasama. Nawasan niyo po yung mango shake. Kasi meron akong... At least hindi niyo sinama yung mango shake. Kasi meron akong napulso sa inyo na related sa kidney stone. Oo. Wala. Kasi wala ko. Spinal po. Oo. Spinal ang target. Ingat. Nakaw. Ingat. Lahat ng masasarap na buhay ko, Karoni. Pinatay niyo na ako dito. Danggit. Bawal po ba sa kanya yung danggit? Ay, hindi naman po. Hindi naman maalat yun. Pagka mayroong ano, may libre yung danggit mo. Danggit. Libre yung danggit.
Danggit ka na lang. Oh, marami yung danggit ito, lalo pag yung maliliit, ang sarap kayo. Oo nga po. Sa hotel eh. Kuya Ronnie, ililista natin yung mga bawal kay Kuya Ernesto. Opo. Para alam ni Kuya. Tapos bibigay ko sa anak ko. Kasi yung anak ko medyo stricto sa kanya sa pagkain. Sa soft drinks, malakas yung soft drinks. Nako! Delikado. Para nagbibigti na lang. Ay, kaya Ate Cora, kaya Ernie, kaya Ate Cora, anong bawal sa kanya? Ay, kaya Ate naman po, kasi sa kanya yung tinatawag na suriplamig lang. Ang bawal lang po sa kanya yung sobra namang mga malalamig na madalas. May gusay po, may gusay. Oh, pwede naman yan. Huwag lang masyadong lalagi. Bawal po ba yun? Kapag ako nasa airport, maliit ka. Hindi, pwede naman po. Huwag lang yung time na lumabas kayo tapos puro pawis, pasok ka agad. Dapat po, pahinga muna ng 10 minutes bago kayo pumasok. Kasi hindi nyo po baga alam na yung wala naman siyang trabaho, mabigat, pero nagkaroon siya ng problema sa pulmon. Yung mga nag-o-opisina. Kasi galing sa labas, pasok sa aircon, ang sarap. Opo, totoo yun. Meron po akong pasintin yan dito na 10 times siyang, sabi nga niya, dalawang bansa na lang ang hindi ko nararating para masabi ko, sabi niya, na naikot ko na ang buong mundo. Sila, nag-iikot din sila. Napakarami na rin nilang bansang narating. Si ikaw naman, yung sa, na ano ko sa'yo kayo, napakaramdaman ko, may pasma ka din. Pasmado yung bibig mo. Saka, bawal ka, pambawal sa'yo. Mula nga, bawal ka lang huminga. Marami ka lang, ano, marami ka lang nasasabing di maganda. Gambo, merong ano niyan, ang ano niyan, ang pasma niyan. Kachitiks ng gutom. Ang bira, ang bira. So yung Kuya Ronnie, yung mga advice natin kina Ate Cora, kay Kuya Ernesto. Ililista ko yan. Opo, lista natin. Sa akin, walang bawal. Walang, wala. Ano po, Kuya Ronnie, okay lang po yun na one time lang sila malublo. Okay po, ang tawag nun ay yung unang steam nyo po kasi, ritual yun ng pambukas. Oo. Para book, lahat po tayo kasi dito kung nakikita nyo mga picture baga ng santo, lahat po tayo dito may nakaikot tayong sinag dyan. Higlo. Nakabilog yan dito sa ano, nakaangat. Ano po color yung sakit? Ngayon, yung parang yung itim yung sa'yo. Yung mga gamot po na katulad namin, lalo't pag bukas yung third eye, kami po, kita namin yan. Ngayon, alam namin yung mga taong salbahin. Pala dyan sa gusto mga karan. Dahil dyan sa pula ng aura na yan. Ang tawag po niyan ay aura. Yung sobrang pit sa God, makikita mo po yung aura niyan. Parang kristal na nagliliwanag. Nakikita mo yan, Kuya Ronnie? Sa kapwa. Sa kapwa. Okay. Ngayon, parang, meron naman po yung mga salbahe, may ibang kulay dyan. At yung mga manluluko, may kulay iba naman. Kung pagsabing manluluko, tumingin ka sa kanan mo, Kuya Ronnie. Tapos yung sobrang yung sobrang nagmamahal, nakikita din po dyan yung kulay niyan. Ano kulay po sa akin? Ha? Pink. Pink nga? Pink, wow! Pink cloud ka! Ito po yung tanong ko, anong kulay po yung sakit? May pasuhol! May pasuhol! Talagang, alam, bira ka talaga. Hindi kami nagkamali pumunta dito. Pero kuya, higit saka alam po, lahat tayong tao ay may third eye. Yung iba nga lang po niyan, hindi bukas sila kasi hindi nila alam kung ano ang proseso para gamitin. Kuya Ronnie, pang-x-ray sa mga may sakit na napunta rito, yung iyong third yung eye. Third eye po. O, doon mo nakikita. Diyan ako talaga pinig sa iyo ako eh. Yung tawa niya, wag niyo na maibigyan. Yung sense of humor mo, biglang masasaulo na. Dito po kayo, ma'am. Bigyan mo nga ng ritual dambo. Sige po. Well, huwag mo nang pakialaman muna. Mamaya na. Seryosohin natin yung orasyon muna ni Kuya Ronnie. Mamaya na yung orasyon mo, dambo. Ikaw talaga. Ito na si Ma'am Cora. Bakit tumakbo ka? Ha? Ba't tumakbo ka? Masapo yung ano ko, may just eat. Lalo na pag si Dambo ang pumasok dyan, maubos Jesus ang tubig. Jesus Christus, Rex Gloria, Ebenet, Impasi, Inomini, Patri, Pater, Benedicti. Jesus Apostilarium, Rubamidim, Umarasim, Jesus Apostilorum,
maglipit. Datamong mabos kong del sa baot, nipo ang lahip na rok, Ama, Jesus, Sangre. Isto mis ko tumit pito sinam korporisit ani Marcini, abista bitabitin. Pater Jesua, Ama Adunay, Oha, Aha, Jaha, Jaha, Oha, Jaha. Ngan malalim ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos, Jesus. Dapat pa kumayong sumisid-sisid ng ulo niya. Pagtalap niyan, ate, minsan, makakaramdam po kayo. Parang masipsad, nidib, parang mahirap huminga. Hinga pong malalim kayo. Pag masusuka po kayo, pwede nyo. Kasi habang nakaano po, dan iniipon niya na mag-compress yung lamig ninyo dito po ang stock niya sa sana. Asa na si po. May kinikin sa akin eh. Yes, sir? Riyam na hartami kwam, dosorit robin riso, kriyok med silim, sigim salpang ibam. Pater noster kising kailis ang tipisikor ng mintoom at gini at rignum, toom piyat muntas, tuwan sikot, ing kwelo ng Sangre de Cristo salvame. Sangre de Cristo libérame. Jesús se compixe con bodisigasum. Nastrayam. Isto mismo tu mitvidisinam corporiset animersini abista vidabitim ampilabuam Ama Jesús Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos, Espiritu Santo. Kung si Dambong nandiyan, ubos lahat yung tubig na yan. Yung punto ko. Hindi po binanggit yung paborito kung ano, paksak, sarap, paksak, pakrutas. Bakit po iba yung dasal? Amasator. Amasator, ripotini. Iba po yung dasal kay ano? Dalawa yung ano, yung orasyon dambo ng sator. Yung sa kaliwa, sator lang. Pero yung sa Diyos Ama, nadasal ng sator, merong Ama Sator, Aripotinit. Kuya, may alam ako dyan sa sator, pag binaligtad mo, rutas, bakit ganun? Ano po yun, yung susi nun na yun. Ah, okay. May nakakita ako dyan sa Latin eh, sator tapos rutas, binaligtad. Diba? Ang cute po yun mga naglulublo, para po kayo ano. Mukha po kayong mushroom. Nakatawang po yun sa video. Hindi kasali ito, mami. Wala din. Hindi makain. Butong mami. Okay naman yung mushroom. Mami, ha? Na-air. Tanungin natin si Ma'am Cora. Ma'am Cora? May 7 days pa kami. Pwede siguro kami uminom. Ah, opo. Uminom ng... yung sinasabi ni Kaya. Ah, yung gamot. Oo. Iba kasi yung pandinig ko sa inom eh. Allergy ako dyan eh. Ma'am Cora, ano pong naramdaman niyo, Ma'am Cora? Okay naman. Medyo okay lang para kung nasa spot. Oh, good. Kuya Ernesto, kumusta po? Okay. Tama sa inyo, para nasa spot. Parang relax. Ngayon lang po yan, mamaya po kukulo na yan. Ganun kayo mong problema. Nag si Dambo dala hinanda na niya sarili niya mamaya. Eh. Siya naman ang susunod niya. yung kasunod, yun ang pinaghandaan ni Dambo. Parang kainan yun. So, Kuya Ernesto, hindi. Yung mga bawal sa'yo, tandaan mo. Oh, pinilista natin. Mabuti kay Ma'am Cora. Lamig lang. Oh, yung problema niyang lamig sa katawan. Ano, ma'am? Tapos na po ang lubluban. Again, magla-lunch na kami. Ano, magla-lunch na tayo. Galing na po sila doon kay Kuya Ronnie, doon sa lubluban ni Kuya Ronnie. Dito po kami sa Little Tagaytay, yung kakainin namin. Daming bawal dito kay Kuya Nestor. Kaya bantay sarado ito ngayon ni Ate Cora. Oh. Talaga, ang bait naman ng waiter natin dito, ha? Anak pala. Ayoko po matawag na prodigal son. Wow. Ayan, oh. Ba talaga? Talaga. Pinya. Oh, yung pinya.
Tikman natin, sir, ang pinya, kuya. Ay, Ate Cora. Ay, mamaya po pagkakain niya, tanong kami. Ay, oo nga, oo nga. Kaso makitan dyan. Oh, thank you. Thank you. Malayo. Malayo lang konti mula dun sa lugar ninyo, Kuya Ernesto. Ano po yung ipa ko? Gabi, gabi. Lain. Yung langka, Kuya. Kuya, di ba? Gusto. Ay, anong sahog ng langka? Taba. Ah, libre ka kaya ni store? Hindi, ayoko yan. Ah, ayaw. Ayaw yung taba. Ayaw yung taba. Napigyan tayo ng warning eh. Aha, okay. Bawal pala. Ay, ito, pakilala ko po sa inyo may-ari. Napakabait na may-ari. Si Ma'am Liwanag Gotchi. Yan. Ma'am Liwanag Gotchi, yung may-ari po dito. Little Tagaytay. Ayan, yung asawa po niya, Swiso, Switzerland. Swiss, oo. Yung pong ano, controller ng relong Rolex. Oo. Meron po kayong ano, army knife? Rolex nga eh. Na, hindi na nag, hindi na nag-pray. O pray, dambo. Timex pa yata. Hindi Timex yan. Hindi Timex yan. Go. Mahal na.